friends, I'm back. Boom! Ayan, kamusta kayo mga ka-5-9? Welcome back ulit sa akin channel, mga mom, mga sir. San mang dako ng mundo kayo, naroon! Saludo po ako sa inyo. Welcome back mga ka-5-9. At siyempre, meron naman tayong pag-uusapan at bibigyan natin ng reaction. Walang iba kundi si Tatay Ramil, mga ka-5-9. At yung kanyang mga alagad o alaga, mga ka-5-9, no? Si Kuya Enrico, si Tatay Freddy. Talaga naman nakita natin kung paano niya unti-unting nabago ang pagkatao ng mga ito na develop na ng gusto. Ngayon, bibigyan ko lamang ng reaction, mga ka-5-9, itong si Kuya Enrico, na walang inihiling kundi ang maging pusa o tigre. Sa pagkakaalam ko, mga ka-5-9, may mga kategorya o mga pagkilos ang pusa na may hahalin tulad natin sa isang Kuya Enrico. Ito ay bibigyan ko ng reaksyon, mga ka-5-9. Disclaimer, paumanhin po doon sa mga hindi makakaintindi o mga bashers. Sorry po ha, pero ito po ay sarili ko lamang reaksyon dito at gusto kong i-share sa inyo bakit ito ang gustong mangyari no Kuya Enrico kung meron siyang kapangyarihan. Mga ka-5-9, unang-una, ang mga pusa ay malalambing. Ang mga pusa ay hindi mo mararamdaman na nasa likuran mo na pala sila o nagmamasid mo na pala sila. At take note, mga ka-5-9, ang pusa lamang ang makakatalo sa ahas. Wala pa ho ako nakitang video o nabalitaan na ang ahas nanalo kontra sa pusa o kontra sa leon, mga ka-5-9. Sila po yung may mga karakteristik na tahimik lamang, malalim, pero delikado. Sa mga pet lover, sa mga cat lover, katulad ko na meron din mga pusa, ay natutuwa ako nung marinig kong gusto mangyari ni Kuya Enrico kung sakasakaling magkaroon siya ng kapangyarihan ay maging pusa. Later on, ginamit niya ay maging tigre. Tigre is a part pa rin siya ng pamilya ng mga cats, mga ka-5-9. Kaya nga po nang nasabi ko, mga ka-5-9, mayroong mga taglay na katangian ang mga pusa na nakikita natin kay Kuya Enrico. May mga pusa na mga moody o territorial, ika nga, na gusto niya ay mapag-isa lamang sa kanyang lugar, pero ayaw niya sa madilim. Meron din mga pusa na gusto sa madilim na nakatago o nakakubli lamang. Limitado ang pagiging masaya, ngunit kapag naging masaya na sila, ay kitang-kita kung paano sila natutuwa. Sa simpleng laruan lamang, mga ka-5-9, lubid o sintas, masayang-masaya na ang alaga natin pusa. Dito si Kuya Enrico, mga ka-5-9, sa simpleng pag-aalaga lamang o pag-aaruga sa kanyang tekram, ay tuwang-tuwa si Enrico, mga ka-5-9. Hari nawa si Kuya Alexis ay tuluyan na rin mabago o magkaroon ng development dito kay Kuya Alexis, mga ka-5-9. Ang sarap pakinggan at ang sarap basahin ng mga comments sa comment section, mga ka-5-9, na nakakataba talaga ng puso. Walang ibang nakakagawa dito kundi lamang nag-iisa ang ating Ramil Manalastas, mga ka-5-9. Tanging nag-iisa na hindi bibitawan o hindi bumibitaw sa taong kanyang tinutulungan. At hindi lang ho basta tulong to, mga ka-5-9, ha? Kumpleto. Pangkalusugan, pati sangipin, mga ka-5-9, no? Kumbaga, hindi niya package deal, ika nga. Hindi niya pababayaan ang magkakapatid na ito. At nakitaan na nga po natin si Kuya Jano ng napakagandang pagbablog. Na sana magtuloy-tuloy, mga ka-5-9, at baka katulong itong na malaki sa kanila.
Kayo mga ka-Fine Nine, ano pa ang inyong maiko-comment na kasing halintulad ni Enrico na gusto niyang mangyari kung siya ay magkakaroon ng kapangyarihan ay maging pusa? Bukod sa pagiging malambing, bukod sa pagiging tahimik, bukod sa hindi mo mararamdaman na nandyan na pala sila. At ito pa mga kapayme, inadagdag ko ano, ang mga pusa ay mahusay sa panghuhuli. Mahusay mag-abang ng kanilang kukunin. Katulad ng panghuhuli sa daga at kapag nakakita sila ng ahas. Mga ka-Fine Nine, nakakatuwa ang sarap sa puso at isishare ko po sa inyo ang lahat ng mga, ay hindi naman lahat, ang ilan sa mga magagandang comment sa comment section ni Tate Ramil. Maraming maraming salamat mga ka-Fine Nine, hanggang sa susunod na reaction video. Mga ma'am, mga sir, san mang dako ng mundo kayo, naroon! Saludo po ako sa inyo. Ingat po tayo lagi mga ka-Fine Nine, at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po! Boom! Ingat po tayo! Thank you.